yun guys, no, ito yung TSM radiator natin. Kung makikita nyo, medyo may mga leak-leak yung gilid nya. Kasi hindi ko rin alam kung saan yung leak nya. So papagawa na lang natin siya pag nakabit natin yung DS4 para may spare tayo na radiator. So maganda, maganda yung pagkaagawa ni DS4. Mas mabigat siya compare dun sa TSMP na radiator. So mukhang mas matibay yung mga ginamit na material sa kanya. So sa online kasi like mga 3,200 to 3,500. Sa kanila is like 2,880 pesos lang. So yan. So unlike dun sa TSMP, sa TSMP kasi walang drainage. Ito may drainage siya. Okay, huwag lang makakalimutan na higpitan. And this one, meron na siyang screen protector sa harap. Yung TSMP and then yung iba ding brands, wala. So yan. So DS4 by Daeng Thailand. So yan. So review tayo. Tapos unlike dito, hindi siya yung nakahina nga talaga diretso, no? Naka-mount, naka-ano siya, deroska siya. Takit niya. Ganda yung compression. Ayan. So, yun mga master, no? Yung DS4 na for version 2. Hindi talaga siya kasha sa version 1 ng Aerox. Pwede siya, pero nilalagyan ng bracket. Ang problema, pag may bracket, muuntog yung sides. Baka in a long run, magkabutas din. Sayang lang yung pera. So, ayan siya sa baba. So, sakto na yung dalawang butas sa baba. Then, pagdating sa taas, hindi na siya abot dito. And, hindi na siya abot dito. So, yan. So, ang ending, palit. Buti na lang may kukuha na. So, yan. May drainage. Tapos may screen siya sa harapan. Sayang, maganda pa naman yung version 2 ng DS4. So yun mga master, natanggal natin yung Z fairing tsaka yung footboard and nabaklas na rin natin yung side skirt. So dumi, no? Ayun, nakita niyo, tumagas yung coolant. Kaya linisin din natin to, then kalas palit. Tapos yun, mag-ano tayo. Mag-bleed tayo ng coolant. Alright, let's do this! So mga master, nakalas na natin yung TSMP natin na radiator. So mas magaan nga talaga siya compared sa DS4. So ayan, kung kita nyo naman, dumi, no? Talagang tumagas yung radiator natin. Hindi pa nga mag-overheat kagabi. So, ayan, nakapag-ano na rin tayo. Natanggal na natin yung ibang coolant. So ayan yung iba. So, walang ano, walang oil yung engine. Ito lang kasi yung ginagamit kong panner kapag nag-change oil ako. So, ito namang nasa reservoir. Tatanggalin ko rin. Palitan natin ng bago. So, let's do this. So, yan boss. Nalinis na natin yon. And ito rin. Nalinis na natin. So, babalik na natin to. Then, since hindi nga fit yung DS4 na version 2 sa version 1 ng Aerox, umorder na tayo ng bagong radiator, which is the BRD na. Well, mas mahal si BRD kasi si DS4 nag-range siya ng 3,000 to 3,500. Si BRD nag-range siya ng 4,500 to 5,000 pesos. So, yun. So, mga master, dumating na yung BRD natin, no? So, yun nga, hindi nagkasya yung DS4 na version 2 sa ating Aerox na version 1. So, umorder tayo ng BRD kasi talagang kailangan na natin. Kung ano yung available, yun nakatalaga yung in-order ko kaagad. So, ito na. Kumuha na ako ng BRD na radiator. Ngayon ko lang din alaman na pag umorder ka pala ng BRD na radiator, wala pala siyang radiator cap. Buti na lang, nakabili tayo sa Project FI ng radiator cap before, which is maganda kasi meron siyang lock pa. May pump. So, yan. So, install na natin siya. Compare mo na natin. So, ito yung TSMP natin. So, halos same lang sila ng lapad. Tsaka taas. Yeah, halos, mas mataas lang ng konti si BRD. So, mas maganda yung kulay niya. Mas stainless yung datingan ni BRD. So, kabit na natin siya. So, mas maganda yung mga gilid-gilid niya. May mga protection pa. So, kabit na natin siya. Para
mapagana na ulit natin ang ating motorcycle at marami pa tayong kailangan gawin. So yun lang naman. So yan, may kasama pa siyang sticker na BRD. Nice. Strength over limit. Nice. Nasaan dating yan? There you go. So yun na. Ito na natin. Let's go. So, ito na yung coolant natin. So, nakakuha tayo ng coolant sa UniOil, engine oil coolant. So, pwede na siya. So, hinahaluan to ng 50%. Pwedeng haluan ng tubig na 50% water then 50% coolant. But ako, ang ginagawa ko is dito sa reservoir niya is pure coolant inahalo ko. Tapos yung dito is yung 50% water and 50% na coolant. Okay? Ganun yung naturo sa akin ng isang mekaniko natin. Right. So, yun ha, lagyan na natin yung reservoir niya ng coolant, pure coolant. Then eto naman, hinaluan ko na siya ng 50% na distilled water. Remember guys, pag maglalagay kayo ng tubig sa radiator niyo, hindi pwede yung tap water. Dapat distilled na tubig talaga yung gagamitin nyo. So, salinan na natin siya. Wow, na-uhaw. At talaga, oy! So, yan. So, hindi pa yan actually puno. Bababa pa yan kasi kailangan pa natin start. Ihigo pa yan. So okay na mga master. So yun nga pala kaya hindi ko napakita, no? Bago natin siya, para mapaikot natin yung coolant, tinakpan na rin natin siya kanina. Then medyo inikot-ikot lang natin siya kanina dito. So okay naman na tayo, napag-bleed na. So good na lahat. Babalik na natin yung Z tsaka yung side skirt niya. Then after that, tapos na. So hanap na lang tayo ng cover para dito sa BRD na to. Kasi medyo maliit talaga siya. Ayoko rin tamaan yung mga ganito. Tsaka mainit pag nadikit ka. Alright, so tapusin na natin to. Let's go! So, okay na mga master, nabalik na natin yung Z tsaka yung footboard natin. So, ito na yung luma. So, shout out sa TSMP! Actually, naka TSMP board ako tsaka TSMP na throttle body. Sobrang okay siya. Solid, walang issue. Yung board ko nga, simula pagkagawa, never nagka-problema. Sa isang bagay lang talaga nagkaroon ng pangit na product ang TSMP. Ewan ko. Kasi ang dami, hindi lang ako yung first time na nagkaroon ng problema sa TSMP. Like 2 months ko palang ginagamit to, nasira kagad.
Then same with ibang tropa, nakaka-apat na ako na tropa na narinig na nasira na TSMP. So nagpa-poll ako doon sa NMAX Aerox Cargado Group kung ano ang magagandang radiator for Aerox sa 2 rows. Ang lumabas ng mga top radiators natin is the BRD and this the BRD and the DS4. Yun nga. Maraming bumili ng TSMP. Pero ewan ko kung nagka-issue na sila siguro, natsambahan lang kami na pangit yung gawa. Kasi sa kanila okay. So hopefully this BRD okay na siya. So okay mga master, salamat sa pagsama. Thank you very much.